So what's up sa inyo mga kaloko? Marahil nagtataka kayo kung bakit lumakas yung mga heroes natin dito sa Mobile Legends. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit lumakas ang mga heroes na ito? May mga heroes dito na aksidente lang palang lumakas. At ang iba naman ay ginamitan ng makabagong teknolohiya. Meron din yung mga heroes dito na nagnakaw para lang lumakas. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin kung bakit lumakas ang mga heroes natin dito sa Mobile Legends. Kaya bago natin simulan ang video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at hit the notification bell sa ganun. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Number 25. Bakit kaya lumakas si Chu? Sa kadahilanang nakita nga ni Chu dito ang isang monghe na tinulungan niya kalaunan dahil nga sa nangangailangan ito ng tulong. At dito nga ay pinagkalooban ito si Chu ng mongheng ito ng isang matinding pagsasanay sa Kung Fu. Kaya naman dito na rin nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Chu kung paano lumakas itong si Chu. Ang dating mahinang Chu ay lalong lumakas sa tulong na rin ng mongheng ito. Number 24. Bakit lumakas si Balmon? Sa kadahilan ng hinamon ni Balmon dito si Alice at dito ay naglaban nga sila. Bagamat alam ni Balmon na wala siyang kaya kay Alice ay pinagpatuloy niya pa rin ang kanilang labanan. Na dito nga ay nakachempo si Balmon at kinagat niya si Alice. Sinipsip niya nga dito ang dugo ni Alice na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Kaya naman dito ay lalo pang lumakas si Balmon. Number 23. Bakit lumakas si Mia? Sa kadahilan ng palagi na lang sila sinusugo dito ng mga blood demon sa abyss, kaya naman dito ay humiling si Mia ng isang sandata sa kanilang Diyos na agad naman itong pinagbigyan. Dito ay binigyan nga si Mia ng isang pana na kung mapapansin natin ngayon habang nakikipaglaban si Mia, ito nga ang kanyang ginagamit. Ito pala ay regalo mula sa kanilang Diyos na naging dahilan upang lalo pang lumakas itong si Mia dahil pala dito sa kanyang pana. Number 22. Bakit lumakas si Layla? Sa kadahilan ng bumubuo nga sila Layla dito ng isang sandatang magpapalakas sa kanya, ito nga yung ginagamit niya ngayon na ang mga materyales na ginamit niya dito ay galing pa mismo sa abyss na siyang ninakaw lang naman nila ng kanyang itay. Na dito nga ay sinimulan na rin nila buuin ang sandatang ito at ito nga ang sandatang ginagamit ngayon ni Layla. Ito rin yung dahilan kung bakit lalong lumakas si Layla. Number 21. Bruno. Paano nga bang lumakas itong si Bruno? Sa kadahilan ng naputol nga dito ang paa ni Bruno sa pagligtas sa kanyang partner na dito ay nalumpo siya, hindi na siya makalakad pa. Pero mabuti na lang at pinarangalan itong si Bruno dahil na rin sa kanyang katapangan at binigyan siya dito ng robotic na paa. Ito ngayon yung ginagamit ni Bruno sa pakikipaglaban ngayon at nangako nga siya dito sa lugar nila na ipagtatanggol niya yon dahil na rin sa ibinigay sa kanyang pangalawang pagkakataon upang makalakad. Ang robot na paan na ito ay ginawa nga mula sa makabagong teknolohiya na nagbibigay nga kay Bruno ng lakas sa pakikipaglaban na parang nagkakaisang utak niya at ng kanyang paa. Number 20. Lolita. Paano kayang lumakas si Lolita? Nagsimula ang lahat nito nung nasunog ang baryo nila Lolita na tanging siya lang ang nakaligtas doon at nilamon ng apoy ang kanilang baryo dahil nga sa sinugod nga ito ng mga halimaw na dito ay nakita nga ni Dr. Ronnie itong si Lolita at tinulungan niya ito. Nakalaunan nga ay tumira na rin si Lolita sa lugar nila Dr. Ronnie at bilang pasasalamat kay Dr. Ronnie ay nangako itong si Lolita na ipagtatanggol niya ang kanilang lugar. Nakalaunan ay binigyan nga ni Dr. Ronnie ng isang makabagong teknolohiyang magagamit ni Lolita sa pakikipaglaban. Ito nga yung sandatang ginagamit ngayon ni Lolita na ginamitan din ng makabagong teknolohiya dito sa Ereditio na habang ginagamit nga ito ni Lolita ay nagkakaroon nga siya dito ng shield na dahil na rin sa lakas ni Lolita ay lalo niya pa itong napalakas. Number 19. Kagura. Bakit nga ba lumakas si Kagura? Kung mapapansin nga natin dito kay Kagura ay meron nga siya ditong bitbit na payong na ito nga ang dahilan kung bakit lumakas nga itong si Kagura. Sa kadahilan ng ang payong na ginagamit niya nga dito ay kinulong ang isang daang multo. Na alam mo bang ninako niya nga ang sandatang ito at minaster niya ang sandatang ito upang mapakinabangan niya sa pakikipaglaban. Nakalaunan nga ay hindi nga siya nabigo. Ayon nga sa sabi-sabi, napakahirap daw kontrolin ng sandatang ito kaya naman itinago na lang ito.
Nasa pagkakataon nga na iyon ay kinuha ito ni Kagura at ginamit niya sa pakikipaglaban. Kaya naman napakalakas ang kanyang payong dahil na rin sa tulong ng mga halimbawa na ikinulong dito. Mga multong ikinulong dito. Number 18, Hanabi. Kung mapapansin nyo ay palagi na lang sumisigaw dito si Hanabi ng Higanbana. At ito nga ang dahilan kung bakit siya lumakas. Dahil kagaya ni Kagura ay nag-knockout din si Hanabi ng isang sandata. At ito nga ang Higanbana, na ang sandatang ang ito ang kanyang ulti, na kapag ginamit niya ito ay bahagya tayong mai-stun, na parang nagkakaroon pa nga ng roots. Na kapag full build din ito si Hanabi, ay pupwede kanyang bawasan ng napakalaking damage. Sa tulong pala ito ng kanyang sandatang Higanbana, dito na rin nagsimulang lumakas din si Hanabi, na napapakinabahan niya nga ito sa kanyang labanan. Number 17, Claude. Bakit nga ba lumakas si Claude? Isa kasi ang kilalang magnanakaw itong si Claude na lahat ng mga bagay na ninanakawan niya ay hindi pa nga siya nahuhuli sa mga ito. Kaya naman dumating sa puntong naakit si Claude sa isang imbensyon ni Dr. Roddy na ang sandatang ang ito ay pwede daw i-teleport ang gumagamit nito. Na mabusisingan ni Claude pinag-aralan kung paano niya mananakaw ang sandatang ito na kalaunan nga ay nanakaw na din ni Claude. Ito nga yung ginagamit ngayon ni Claude kung bakit siya nakaka-teleport kapag ginagamit niya ang kanyang second skill. Ito pala ang sandatang ninakaw niya rin sa Eridityo na naging dahilan din kung bakit lumakas itong si Claude. Dahil pala sa sandatang ito. Number 16. Bakit nga ba lumakas si Kimi? Sa lugar kasi nila Kimi ay usong-uso ang pakikipagdigma at lahat ng mga kapataan doon ay gustong maging mandirigma. Ngunit kahit babae pa itong si Kimi ay gusto niya talaga maging mandirigma pero ayaw ng kanyang ama. Kaya naman bumuo siya dito ng sandatang mapapakinabangan niya. Ito nga yung sandatang ginagamit niya ngayon na parang baril, na parang water gun ang dating. Na nang ipakita niya nga ito sa kanyang ama ay parang walang bilib ito. Pero magkaganon pa man ay umaasa pa rin si Kimi na ang sandatang ginagamit niya ngayon ang magiging daan upang lalo maging malakas ang kanilang lugar sa paggamit ng sandatang ginawa nga ni Kimi. Na hanggang ngayon nga ay kanyang ginagamit pa rin. Number 15, Hanzo. Bakit nga ba lumakas dito si Hanzo? Sa kadahilan ng ang sandatang ginagamit niya ngayon na espada ay napakasagrado na hindi nga pwedeng gamitin ng kung sino man. Dahil nga sa espada ring ito, ikinulong ang 100 multo rin. Na dito nga ay ninakaw din ni Hanzo ito at ginamit niya nga sa karahasan. Na naging dahilan din kung bakit ang bilis niya nga dito makakuha ng buff. At nagkaroon nga siya dito ng ulti na kaya niyang umalis sa kanyang katawan. Ito pala ang dahilan dahil pala sa kanyang espadang ginagamit ngayon. Ang dating normal na ninja ay lalo naging mabangis. Ito nga si Hanzo. Number 14. Bakit nga ba lumakas si Chang'e? Sa kadahilan ng binigyan kasi ito ni Zilong ng isang buwan. Na kung mapapansin natin kay Chang'e, may buwan nga siyang inuupuan dito. Ito pala ibigay ni Zilong na nakapagbibigay nga ng napakalaking damage sa atin kapag umaatake nga itong si Chang'e. Dahil na rin sa minaster nga dito ni Chang'e ang kanyang mahika at ginamit ang buwan na ito upang magamit niya sa pakikipaglaban. Gamit ang mahika dito ni Chang'e ay para bang ginawa niyang sandata ang buwan na ito. Number 13, Esmeralda. Bakit nga ba lumakas si Esmeralda? Sa kadahilan ng isa lang naman si Esmeralda sa pinakamagaling at pinakamatalinong nilalang sa panahon na iyon, na dito ay ipinagkaloob nga sa kanya ang Star Casket, na habang bumabiyahe nga dito si Esmeralda ay bigla itong nabuksan, na ang kapangyarihan palang nakakulong dito ay sumanib kay Esmeralda. Nagkaroon nga siya dito ng shield na lalong nagpakunat sa kanya. Kaya kung mapapansin natin dito kay Esmeralda ay napakakunat niya. Dito pala nanggaling ang kanyang lakas sa Star Casket na ipinagkaloob sa kanya upang bantayan niya na aksidenteng nabuksan. Number 12, Kufra. Bakit nga ba lumakas si Kufra? Naging tauhan nga dito ni Kufra si Esmeralda. Nasa panahon na iyon si Kufra ay isang mabagsik na pinuno na walang awa sa mga sinusugod nila. Naghangad nga dito ng kapangyarihan pa itong si Kufra at ayon sa mga balibalita, si Esmeralda ang makapagbibigay nito sa kanya. Kaya naman hinanap niya itong si Esmeralda at kalaunan ay naging tauhan nga ni Kufra itong si Esmeralda. Na dito ay humingi nga si Kufra ng kapangyarihan kay Esmeralda na agad ding binigay ni Esmeralda dahil nga sa panahon na iyon ay parabang naging magkasintahan sila. Hanggang nga sa dumating sa puntong humingi ng humingi si Kufra na ibinigay naman ni Esmeralda. Ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon nga si Kufra dito ng napakalakas sa first skill at kaya niyang tumalbog gamit ang kanyang second skill dahil pala sa kapangyarihang ipinagkaloob ni Esmeralda. Number 11, Gord.
Bakit nga ba lumakas si Gord? Lalo pang nagpakadalubhasa itong si Gord sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa mahika na kalaunan ay minamaster niya rin. Pero hindi siya nagpatinag dito na parang na-addict nga siya dito. Gusto niya pang lalong lumakas, kaya naman maraming libro ang kanyang binasa na hindi dapat gawin dahil sa mag-uumapaw ang kanyang kapangyarihan. Nakalaunan nga ay ganun nga ang nangyari kay Gord. Lalo nga siya ditong lumakas at ang kanyang katawan ay nabago na rin dahil nga sa kanyang lakas. Number 10, Carmela. Bakit nga ba dito lumakas si Carmela? Sa kadahilanang namatay nga itong si Carmela. Nagpakamatay siya dito dahil nga sa naghiwalay sila ni Cecilion. Ngunit nung balikan ulit ni Cecilion itong si Carmela ay wala na nga itong buhay. Nagalit si Cecilion dito, kaya naman ginamit niya ang kapangyarihan niya upang muling buhayin si Carmela. Na dito nga ay muli na namang nabuhay si Carmela na ang dating tao nga ay nagkaroon ng napakalakas na kapangyarihan sa tulong na rin ni Cecilion. Number 9, Badang. Bakit nga ba lumakas si Badang? Sa kadahilan ng nakipaglaban nga dito si Badang sa isang napakalaking halimaw na isda, na dito ay nasugatan ang kanyang kamay, na ang isda pa lang ito ay nababalot ng mahika, at ang kamay dito ni Badang na nasugatan ay para bang nahaluan ng mahika. Kaya naman unti-unti nagbago ang kamay dito ni Badang na naging dahilan upang lalong lumakas ito. Kalaunan lang din niya nadiskubre na nagkaroon nga siya dito ng matinding kapangyarihan dahil ito sa isdang kinalaban niya. Number 8. Bakit nga ba lumakas si Kadita? Isang normal lang na prinsesa itong si Kadita na may nainggit ka sa kanya at isinumpa siya. Ginawa nga malaserena ang kanyang katawan at kaliskis. Kaya naman wala na siyang mukhang ihaharap sa kanilang lugar at nagdesisyon na lang tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa katubigan. Na dito ay iniligtas siya ng isang halimaw na tinulungan nga siya dito upang maibalik ang dati niyang anyo. Nakalaunan nga ay tinuruan na rin ng halimaw na ito si Kadita ng paggamit ng mahika. Kaya naman lalo pang lumakas itong si Kadita, ang dating prinsesa ngayon naging halimaw sa lakas. Number 7, Aldous. Paano nga ba siya ditong lumakas? Napakasimpleng tao lang itong si Aldous na ang lugar nga nila ay wawasakin na at isang liwanag at kadiliman na enerhiya ang pumunta dito upang wasakin ang kanilang lugar. Na dito ay nakita nga nito si Aldous, kaya naman ang itim at liwanag na kapangyarihan na ito ay tinupok si Aldous. Ngunit imbis na maglaho si Aldous ay parabang inabsorb niya ang dalawang kapangyarihan na ito na nagpabago sa kanyang katawan, na nagsimula na rin para maging bato ang kanyang katawan at lalo lumaki ang kanyang kamay na nagagamit niya ngayon sa pakikipaglaban. Dito na rin nag-umapaw ang lakas si Aldous at nagsimula na rin ang panibagong yugto ng paglakas ni Aldous. Number 6, Roger. Kung madalas ka manood ng pelikula na kapag kinagat ka daw ng lobo ay magiging werewolf ka, ay ganun nga ang nangyari kay Roger. Dahil isa nga siya ditong tagapagtanggol sa kanilang lugar, ngunit aksidente siyang nasugatan ng lobo. Kaya naman naging dahilan ito kung bakit nagbabagong anyo na rin itong si Roger. Sa tuwing makikita niya nga ang kabilugan ng buwan, natakot nga dito si Roger sa kanyang pwedeng gawin sa kanilang lugar, kaya naman nagdesisyon na lang si Roger na umalis na lang dito kaysa naman paslangin ni Roger ang mga tao sa kanilang lugar na siyang pinoprotektahan niya. Number 5, Johnson. Bakit nga ba lumakas si Johnson? Normal lang na tao dito si Johnson, nakilala nga bilang driver ng monster truck na talaga namang napakasikat niya sa panahon na iyon. Pero isang aksidente ang nangyari habang nagdadrive dito si Johnson sa isang highway ay merong tumawid na bata. Kaya naman iniwasan niya ito. Pero huli na pala ang lahat, kaya naman ang ginawa niya ay ibinangga niya na lang ang kanyang truck sa mabatong bahagi na naging dahilan upang halos mamatay na rin dito si Johnson. Ngunit isang himala ang nangyari na ang mga piyesa ng mga sasakyan niya ay sumanib sa kanya, na dito ay parang nag-ala robot na nga ang kanyang katawan na kaya niyang mag-transform sa pagiging tao at pagiging robot. Number 4, Ruby. Bakit nga ba lumakas itong si Ruby? Kung mapapansin natin ay meron nga ditong nakatakip na mata itong si Ruby. Nasa oras nga ng kanyang matinding kalungkutan ay bigla na lang palang mag-activate ang tunay na lakas ni Ruby, na ito nga ang naging dahilan kung bakit lumakas itong si Ruby. May itinatago pala itong kapangyarihan na nag-activate noong paslangin ng mga lobo ang kanyang lolo't lola, na dito ay parang halimaw sa lakas itong si Ruby na kinalaban niya at inubos ang mga lobo. Number 3, Masha. Bakit nga ba lumakas si Masha? Isang malaking oso kasi ang nasa lugar nila Masha na may pambihirang kapangyarihan, na dito ang lugar nga nila Masha ay sinugot upang sakupin sana.
Ngunit pinrotektahan ito ng isang lobo na sinabayan pa nga ni Masha. Ngunit ang oso na ito ay nagkaroon nga ng napakatinding sugat dahil na rin sa pag-atake ng mga kalaban. Kaya naman bago ito mamatay ay ipinasa niya kay Masha ang kapangyarihan nito. Na dito nga ay nabalot nga si Masha ng kapangyarihan ng oso at lalo pang lumakas itong si Masha. Kaya kung mapapansin nyo habang naglalaro tayo at ginagamit ng kalaban yung Masha o ikaw mismo yung gumagamit ay para man nagkakaroon dito ng imahe ng oso. Ito pala yung dahilan kung bakit lumakas si Masha. Number 2. Bakit nga ba lumakas si X-Borg? Isang normal din na tao itong si X-Borg na dito ang lugar nga nila X-Borg ay sinugod. Pinasabog nga dito ang laboratorio kung saan siya nagtratrabaho. Na wala nga nakaligtas doon maliban kay X-Borg na dito ang katawan nga ni X-Borg ay lasog-lasog na. Halos hindi na rin siya makasurvive, putol ang kanyang mga paa at kamay. Kaya naman nilagyan siya dito ng robot na naging dahilan kung bakit lumakas si X-Borg. Nakalaunan nga ay lalo pang pinalakas ni X-Borg ang robot na nilagay sa kanyang katawan na pinalitan niya nga ng apoy. Number 1. Parsa. Bakit nga ba lumakas si Parsa? Kagaya ni Ruby dito ay may itinatago ding lihim na kapangyarihan ang mga lahi nila Parsa na nagigising lang ito sa matinding kalungkutan din nila. Kaya naman nang dumating ang araw ng kasal dito ni Parsa ay dumating si Alice na winasak niya ang maliligayang araw na iyon at pinatay yung ibang bisita dito ni Parsa na maging si Alice ay hindi niya kinaya. Kaya naman tumakas na lang si Alice kaysa mapahamak sa lakas ni Parsa na ang side effect pala ng kapangyarihan dito ni Parsa ay mabubulag siya. Kaya naman kung mapapansin ninyo, meron nga ditong ibon na gumagabay kay Parsa kung saan siya pumupunta. Ito na rin yung nagsisilbing mata ni Parsa. At heto nga mga kaloko ang dahilan kung bakit lumakas ang ibang heroes natin dito sa Mobile Legends. Nagustuhan mo rin ba ang video na ito? I-share mo na yan. At sa mga hindi pa subscriber ng channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell lang sa ganoon. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin.